Isang magandang araw po sa lahat. Muli, welcome po sa ating YouTube channel. Ito ang Local Electrician. At ang ating topic po ngayong araw ay tungkol naman sa LED strip. Kung paano ba to i-connect, ano yung power supply na gagamitin natin dito. At saka kung halimbawa po, paano po pag nag-trouble o nag-troubleshoot tayo ng ating LED strip, pati yung power supply. At ituturo ko din sa inyo kung paano i-adjust yung voltahe ng ating power supply. So ito po yung ating LED strip. So unang-una po ay titingnan natin ito kung tayo ay bibili o magpapalit ay yung voltahe niya. So meron to kalimitan ay 12 volts at saka 24 volts DC. So halimbawa kung tayo ay bumili ng 12 volts na LED strip, so dapat yung ating power supply, yan, yung power supply din po natin ay 12 volts kagaya nito, yan, 110 to 260 volts. Tapos yung output niya, yan, 12 volts at saka 5 ampere, so meron siyang capacity na 60 watts. Isa din po sa tinitingnan natin dyan kung tayo ay nagpapalit ay yung kulay ng ating LED strip. So yan ba ay daylight, warm white, o kaya yung mga iba-ibang kulay po na LED strip, yung may mga code yan. So dapat po parehas para pagkabit natin ay parehas din yung ating ay papalit. Tapos yung pagkabit nito, yan, may sticker lang to. So, meron ding mga LED strip na yung pang outdoor na waterproof. Tapos itong sa atin ay pang indoor lang to, hindi to waterproof. Yan. So may sticker lang siya. Yan, tatanggalin niyo lang to. Tapos yan, pwede nang idikit. Pero kalimitan po pagka natanggal to ay yung sa akin po ay nilalagyan ko pa ng yung glue gun, yung glue stick. Yan, para additional po na kapit sa kanya. Yung wattage po pala ng ating LED strip ay depende po yan sa manufacturer, pero kalimitan nito nasa 8 to 10 watts per meter. So kapag inyong power supply nyo kagaya nito, yan, 60 watts. So kung 5 to 10 watts per meter ang ating LED strip, so ibig sabihin nasa pwede kayong magkabit ng 5 to 6 meters na LED strip sa ganitong power supply. Pero mas maganda wag nating isagad. So itong mga ganito 60 watts, so nasa 5 meters lang talaga itong kanyang kayang i-handle para sa kanyang magandang output at saka performance. So yan. Tapos yung ating pong siyempre DC to, so meron siyang yan, positive at saka negative. So yung negative natin ay itong kulay itim, tapos positive naman itong pula. So ngayon try natin, i-testing natin to. So ito po yung kanyang input natin, yan, line at saka neutral. Tapos ito yung ground. Tapos output natin, yan, V minus, yan, negative. V plus naman yung positive. Tapos dito naman yung adyasa ng voltahe. Yan, test natin to mamaya. So lagyan muna natin ng power supply input 220 volts. So ito gamitan natin ng switch para may switch tayo. Yan, for temporary lang, for tutorial. So lalagay lang natin to. Yung supply natin namin dito ay line to line. So yan, lagay ko sa line 1. Tapos dito sa line ng line terminal ng ating power supply. Yan. Tapos sa line 2 na tayo. Tapos dito rin sa input ng ating
power supply. Yan. So try natin. Try natin yung output voltage. So on lang natin to. Tapos switch. Yan, gumana siya. Umilaw yung LED indicator. Tapos check natin sa DC volts. Yan. Yan, naka DC siya. So check natin yung output. Dapat 12 volts yung output niya. Kasi yun yung kanyang specs. At saka 12 volts din yung ating LED strip. So yan, negative tapos positive. So yan, yan po 12.12 volts. Ngayon halimbawa kapag bumaba yan o tumaas, so meron siyang voltage regulator. Ito itong knob na to, may kulay dilaw na screw. Pwede kayong mag-adjust dito. Subukan nating babaan. Yan. Naging 11. 10. Yan, yan yung pinakasagad niya. 9.9 volts DC. Try nating taasan. Yan. Pag bumaba din yung voltahe nyo, mapapansin nyo ay magdidim yung ilaw ng inyong LED strip. Tapos kapag sobrang taas naman ay liliwanag naman siya masyado. Yan, so 12.7 yung kanyang max. So ilagay lang natin sa mga 12.2, 12.3 ganyan. So kabitan natin ang LED strip. So ito na po, kakabitan na natin siya. So negative po dito sa itim ay ito, negative terminal, itong kulay black, tapos positive naman itong red wire. So ganyan lang po kadali. Yan, meron na tayong output. Ayan, ito, output papunta sa ating LED strip. So check natin. Yan, switch. Ayan, umilaw na siya. Yan, so gaya ng sinabi ko kanina, pwede tayong mag-adjust dito. Ayan. Kapag bumaba yung voltahe natin sa 12 volts, magdidim din yung ating ilaw. Ayan. Tapos pagka tumaas naman, liliwanag din siya. So maapektuhan yung ating liwanag. Ayan, tinasan ko. Ayan, lumiwanag siya. Ayan. So dapat sakto lang 12 volts yung ating output para naman hindi madaling mapunde yung ating LED strip. Yan. Tapos kapag halimbawa ay gumana tong inyong power supply tapos ayaw umilaw yung inyong LED strip, so magto troubleshoot kayo. Isa dyan sa ito troubleshoot nyo ay yung power supply. So halimbawa ito, so since AC yung power supply natin, 220 volts, so check natin yan yung voltahe. Set lang natin to sa AC. Yan, tapos check nyo kung meron syang 220 o 230 volts. So yan, so meron sya. So pag check nyo ay wala nang reading, yan, so possible yung sira. I mean, yung check nyo naman is yung main power supply nyo, pero kapag meron ay babalik tayo sa ginawa natin kanina. Check nyo yung DC output dito naman kayo. Yan, yan, so nasa 10 volts lang siya. Masyadong bumaba yung pagpihit ko kanina. So ganyan. So pag ito wala nang output talaga, so possible dito na yung sira sa inyong power supply. Kasi itong LED strip naman natin,
kapag ito ay napundi ay hindi naman to napupundi agad-agad lahatan. So halimbawa napundi isa, dalawa, ganyan. So malalaman nyo na kung saan yung possible na problema. So para po pala sa iba pang mga video tutorials gaya ng motor controls o kaya wiring, ay paki-visit lang po yung ating mga videos. Meron din tayo dyan sa ating description links. Paki-check lang po. At muli, maraming pong salamat sa panonood. Thank you po.